ako makita ka at marami akong toys para sa'yo. I love you. Ako na to, Eman. Mag-ingat kayo. Sige, makita na lang tayo dyan sa hotel. Sige. Okay na po ako, Mami. Share lang po ako saglit. Celine, kung gusto mong pagbigyan si Robby, bakit hindi na lang si Eman yung papuntay mo dito? Anton, please. Gusto ko ding makasama ni Robby ang lolo Nick niya at ang tito Bernie niya. Love, dalawang araw lang kaming mawawala. Sige, basta mag-iingat ka sa pagdadrive. Halos 5 hours din ang biyahe doon, ha? Katapos ng ginawa niya? Okay naman na kami ni Eman. Ano? Hindi kong sabihin. Halos 3 taon na rin yung nakalipas magmula nung nagkaroon kami ng problema. Alam mo naman yun. So naisip ko na tama lang din na bigyan ko siya ng pagkakataon na makabawi sa anak niya. Makausap palagi, mabigyan ng sustento. Hindi mo kailangan yung barit ng sustento niya. Burahin mo na siya sa buhay mo. Matutusin nga. Wala naman talaga dapat siya sa buhay mo kundi lang dahil kay Robby. Pero may anak kami. Love, kahit pa ikaw na yung fiancé ko. Si Eman, siya ang ama ni Robby. Bukasan lang tayo mag-usap pagbalik mo. Sabi ko na nga ba, galit ka pa rin eh. Love, tama na. Huwag ka nang magalit sa akin, please. I love you. Okay. I love you. Hi, love. Good morning. Bakit nandiyan si Eman? Ano ba? Ano? Bakit magkatabi kayo sa kama? In the love kasi... Nahihilo si Robby kagabi, kaya nagbantay lang din siya dito na nakatulog. Nagbantay? Andiyan ka naman, ha? Nag-request kasi yung bata. Request din ng bata na magkatabi kayo sa kama? Anton, kung ano man yung iniisip mo, mali yan. Maling-mali. Celine. Love, ikaw na ang mahal ko, okay? Okay. Eman, ako nang bahala dito. Pwede ba tumahimik ka? Ikaw yung tumahimik! Bakit? Nagigilty ka na? Kasi alam mo na ikaw yung may kasalanan kung bakit nangyari kay Robby to. Anton, walang kasalanan si Eman. Kasalanan ko rin dahil kasama ako nagdesisyon na magpunta kami dito ni Robby. Celine, makinig ka sa akin. May mga recent reports ng mga nawawalang bata dati sa Manila. At ngayon naman, nandito sa Norte. Ano? Tigilan mo na kayo pagiging investigador mo. Ganto na kasimple yun. Ibibigay ko yung pera sa kidnapper, tapos kukunin ko si Robby, tapos! Kung wala kang pagtubos sa anak mo, huwag ka na gumawa ng mga dahilan para lang hindi makapagbigay ng pera. Ito na, oh! Ito na yung magliligtas sa anak mo. Ito na. Kaya huwag mo nang pairalin yung pride mo. Kung dati wala kang nagawa para sa anak mo, ngayon pa kaya? Tanggapin mo na kasi na wala ka talagang kwenta, ka ba? Eman! Sige! Ulitin mo! Ano? Tama na, Eman! Totoo naman, ah! Anton, tama na! Tama na! Umalis ka na, Eman! Utang na loob! Celine, pwede bang makinig ka sa akin? Tama na! Kami na nga bahala! Alang-alang sa anak na! Salamat, ha. Salamat sa lahat ng ginagawa mo. Hindi mo kailangan magpasalamat. Hindi. Magpapasalamat ako at hindi ako mapapagod gawin yun. Para sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Minahal mo ako, tinanggap mo ako, kahit pa may anak na ako sa iba. Tagal na kitang mahal, Celine. Bagong pa makilala si Eman. Pero siya yung pinili mo. Pero ikaw naman yung sumalo sa akin nung naiwan ako mag-isa.
Mahal ko yung anak mo. Mahal ko kayong dalawa. Celine, huwag mo muna isipin yun. Pasensya ka na. Nagamahin ka na sa mga problema ko. Yung problema mo, problema natin. Ako yung karelasyon mo, Celine. Gusto kong itanim sa isip at puso mo na ako na ang tatayong ama ni Robbie. Huwag ka na mag-alala. Nagawa ko ng paraan. Mahanapin ko si Robbie. Eh baka nga siya pa yung nasa likod nito. Anton. Anong ibig mo sabihin? Hindi niyo ba alam? Kilala ho ni Emma yung kumidnap kay Robbie. Posibleng isang malaki itong palabas. Palabas? Pag gusto niyo, headed ko na kay palabas. Si Emma tumikilos mag-isa na hindi sinasabi sa mga pulis. Ano ibig sabihin nun? Meron siyang tinatago. May pinagtatakpan. Malayo rin yung mararating ng 30 million, di ba? Magkano ba nila nakaw ni dati? Mga ganun din, di ba? Mga ganun kalaka rin. Ngayon, nagtagumpay na siya. Hawak pa niya yung bata. Yun naman talaga yung gusto niya plano, di ba? Ang kinin yung bata. Sandali lang. Alam mo, maayos ko kayong pinapasok sa pamamahay ko. Pasensya na, Celine. Pero kung ganyan lang naman ang gagawin mo para tama ng anak ko, buti pa siguro umalis ka na. Alis na po kami, pasensya na. Eh, baka pati kayo, kasabwat. Ikaw, magkano parte nyo, ha? Tado ka pala eh. Sige, ako na, sige. Tama na. Balik na si Robbie. Tama na! Tatanggol mo pa sila? Mali ba na magduda ako? Ako, sige, ano ba nakakita ng sitwasyon dito? Kilala ko si Eman. Kilala ko ang buong pamilya niya. Hindi nila magagawa yung mga binibintang mo. Di ba kaya ka nga bumitaw sa kanya? Dahil kahit ikaw, naniniwala ka nakasabot siya sa pagnanakaw sa bangko. Di ba? Kahit na ano bang sabihin mo, kriminal ka! At hindi ko hahayaan matulad sa'yo ang anak ko! Nabawalang sala siya. Kaya ano? Nagsisisi ka na, naniniwala mo siya. Kaya ngayon gusto ko na siyang balikan. Hindi to tungkol sa'yo. Hindi to tungkol kay Eman. Hindi to tungkol sa inyo. Gusto ko lang makasigurado na ligtas yung anak ko, na makuha ko na siya ulit, na makasama ko ng anak ko. Gusto ko lang mayakap yung anak ko. I'm sorry, Celine. Hindi mo ako kailangang samahang pumunta ng police station. Kaya ko magpunta ng police. Pero ngayon ba, masama pa rin yung lobo sa akin? Pasensya ka na. Padala lang ako na nararamdaman ko. Yung frustration ko na buhos ko kay Emma at sa pamilya niya. Alam ko naman eh, isa lang naman talaga yung gusto natin mangyari, yung mahanap si Romy. Hindi ka sa akin dapat humihingi ng sorry. Kila Mang Nick dahil sila ang nasaktan mo. Yun naman yung bahala ko eh. Celine, kailangan ba talaga pumunta ng presinto? Di ba sabi ni Kalang sila yung tatawag sa atin? Sabi ko naman sa'yo, hindi mo ako kailangan samahan. Gusto mong puntahan si Eman, pero hindi mo naman alam kung nasan. Anton, sorry. Alam kong hindi ka sangayon dito. Hindi nga. Pero hindi naman kita pwedeng iwan. Salamat. Posibleng malaking panganib itong harapin natin, Celine. Kaya nga nagigilty ako dahil baka mamaya may mangyari pa sa'yo. Ako pa yung inaalala mo. Celine, kaya ko rin humarang ng bala para sa'yo. Poprotektahan kita, Celine. Hindi rin ako titigil hanggat hindi natin nahanap si Robbie. Check-in muna tayo sa hotel tapos planuhin natin yung susunod natin gagawin. Salamat, love. Namiss ko yan, ah. Love. Celine, hindi laging naiintindihan ko yung mga desisyon mo sa buhay, pero
makakasa ka sa suporta ko. Mahal kita eh. Walang hanggang paalam. At habang magkalayo, papalapit pa rin ang buhay.